Hello everyone, welcome to my channel. Once again, ito po si Sarah Jane Bulongon. At sa oras na ito, ako po yung mag-share ng salita ng Panginoon. Magmumukbang po tayo ngayon ng salita ng Panginoon. Ang ating pong basahin sa Matthew chapter 6 verses 25 to 27. Tatlong verse po ito, Matthew chapter 6 verses 25 to 27. At siguro na palagi na po natin napakinggan ito, but ito po ay reminder po sa atin, mag-refresh po tayo. Para po tayong kumakain ng gustong-gusto ng ting kainin, o diba? For example, last week na kumain po tayo ng adobo. Ayaw po natin kainin yan on the next day. So, sa this time, baka gusto na po natin kainin. Diba, parang napakinggan na po natin, tapos napakinggan po na yan. Tapos kung mapakinggan po natin yon, iba na po ang klase na pakikinig sa ating pagpakinig ngayon. Sabi po dito sa verse 25, therefore, I say to you, do not worry. Do not worry. Sino nang nag-worry dito? Basahin po natin ito para tayo po ay ma-encourage ang ating pong spirit at ating kaluluwa. Sabi po dito, therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Sabi po ni dito, huwag po dahil tayong mag-worry, no? Mas mahalaga po ba yung mga pagkain kaysa buhay natin? Basahin natin sa basahin ko dito sa Tagalog. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magbalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan kung ano ang inyong daramitin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? So dito pinakita na anong pinakamahalaga, yung buhay or pagkain, o katawan or yung pananamit. Hindi po sinabi dito na hindi po sinabi dito na huwag po tayong kumain. Hindi po siya nang sinabi, ha. Sinabi po dito, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin. O ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong daramitin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. So, sinabi po dito yung kahigitan or kahalagahan ng buhay. Si Lord nga talagang binigay niya ang kanyang pong buhay. Siya po ay namatay sa cross, imbis tayo ang ihang doon, tayo ang ipako noon, at siya po ang bako, siya po ang nag-replace ng punishment para sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay, how much more ang ating mga hiningi ay kanya ding ibibigay. Kaya nga huwag po tayong mag-worry. Sabi po niya dito sa 26, sabi po dito, look at the birds of the air. Look at the birds of the air. For they neither sow, nor reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Hallelujah. Sabi dito, no, na tingnan po natin yung mga ibon sa kalangitan, sa kalawakan, yung mga ibon na nandoon sa mga kahoy-kahoy.
sabi po niya dito na sila nga ay hindi man ang nagtatanim, hindi din umaani. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than them? Parang, are you not more valuable than them? Kung sila nga talagang hindi sila pinabayaan nating Panginoon, hindi nga sila nagtatanim. So wag po tayong wag po tayong post, wag po tayong pilosopo, kasi minsan nasa isip natin sila, hindi sila mas tanim, hindi sa ating tao, hindi pwede yun na hindi tayo magtanim. Kaya nga po ang kinokos po dito, hindi yung kung sino ang nagtatanim at kailangan nila magtanim o hindi nila kailangan magtanim. Ang kinokos po dito na sila nga hindi nagtatanim, may provision. Tayong bilang mga tao, hindi tayo magtanim, pero may kayanan, kakayahan tayong magtanim. Sila, hindi naman pwedeng sila yung mag, araro. Hindi naman pwedeng ganun, no? Hindi po yun ang ibig sabihin. Sila nga ay hindi nga nagtatanim, pero parang, kasi pinag-usapan na dito yung value, yung kalagahan. Parang less value sila sa tao, kasi sabi nga dito, are they more valuable than us? How much more po sa atin kung si Lord nga nagbibigay ng provision po sa kanila, nabuhay sila, kahit hindi sila nagtanim, how much more po sa atin na tayo po ay binigyan ng pag-iisip, yung the power of the mind, binigyan po tayo ng free will, the gift of free will, the gift of power, powerful mind, na mag-isip, magtanim, gumawa ng mga planning at action upang ma-maintain po natin ang atin pong pamumuhay dito sa mundo, how much more tayo. So, nandoon ang provision ng ating Panginoon. Ang ibig mong sabihin dito, sa verse 27, sabi po dito, which of you by worrying can add one cubit to his stature? Which of you? Sa kakawori mo ba, madagdagan mo yung height mo? Pag ako, pag sa kakawori ko, kain ng kain, madagdagan ko, mag-expand yung katawan ko. Pero yung height, hindi. Stature ang pinag-usapan nito. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Totoo naman talaga eh, kahit ano pang gagawin ito, yung worry-worry, di pa tayo matulog. Wala namang, wala naman talaga tayong magawa. Example, may malaki po tayong problema. Natural naman talaga yung magkaroon tayo ng medyo fear or lalo na pag mga unprepared na mga parabang inambus tayo ng problema. Diba? Yung parang inambus tayo ng problema. Natural yun na mga challenges ng buhay. Inambus tayo, ambus ng mga challenges ng buhay. Natural po tayo na mag-react ang ating pong katawan. Natural po talaga yan. Hindi ko sinabing huwag po tayong mag-react. Pero ang sinabi dito sa Bible, kung nag-react na po tayo, kung nag-worry na po tayo, sinabi niya, huwag po tayong mag-worry. Siguro, tama na kung medyo na tayo, na nag-alala tayo ng 1 hour, so, tama na siguro po yun. Huwag na po natin gawing 1 week, kung 1 month. Kung hindi naman talaga nakatulong yun at hindi na nag-function ng maayos sa ating isip at hindi naman nagdagdag yun ng ating pong height, it means na tayo na nga ang daladala na nga natin ang sarili natin at hindi pa nadagdagan ng kawuri natin yung height natin, it means wala na po tayong control doon at huwag na po tayong mag-worry. Kung kailangan po natin umiyak, di umiyak po tayo. Kung kailangan pong malungkot, di malungkot muna tayo. At hindi po tayo malungkot ng isang buwan, hindi po tayo malungkot ng isang taon. Kasi hindi talaga makadagdag yun ng height natin. Ang ibig kong sabihin dito na, sabi nga, why worry when you can pray? Sabi nga, no? Kayo po siguro narinig na po ninyo. Why worry when you can pray? So, atin po nang i-remind natin sarili na the moment na nag-worry na po tayo, kasi hindi na yung mag-shut up yung kumbaga nasa borderline na yung yung matanggal yung magkaroon po tayo ng doubt,
by faith ay sa ating Panginoon, pero parang nasa borderline yung pagmasok ng worry, yung hindi ka na makaisip ng matino, yung hindi na, yung cloudy na yung pag-isip mo, ang isip natin. Pwede rin mayroon po dito na look at the birds of the air. Hindi naman sila nagtatanim, pero sila ay binubuhay ng ating Panginoon. So, pag nasa worry na tayo, i-remind po natin ang sarili natin, o nga no, nag-worry ako, pero kung makita ko itong mga ibon, mas valuable pa ako niyan. Kung makita ko yung yan, mga hindi nagtatanim, mga ibon, mas valuable pa ako niyan. Nandiyan pa ako ng isip. Nung calm down po tayo at hindi po tayo mag-worry at i-refocus mo natin ang ating pong pag-iisip sa naglilikha po sa atin. Kasi dito, ano talaga nila, i-refocus talaga. Kasi sabi nga dito, no, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. So, sino pong itong heavenly Father? So, ito pong the Lord, the God, the Lord of Lords, the God of Gods, the Almighty God, the Father, the Lord Jesus, yeah, the Holy Spirit. Hallelujah. I-refocus mo natin agad yung mind natin. Kung ma-refocus po natin ang ating pong mind, matatanggal po ang ating pag-worry. Kaya nga, sabi nga, why worry when you can pray? Baka kailangan lang po ng prayer yun. I hope na may, and pray na may nakuha po kayo sa ating pong pagmumukbang, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Father God, maraming pong salamat sa salita na aming pong nabasa. Ito po yung salita, Lord. Ito po yung hinihingahan po, Panginoon, at may power po ito. Maraming salamat sa pag-remind niyo po sa amin na hindi po kami magbalisa po, Panginoon. Maraming pong salamat at kayo lamang patuloy na manguna sa aming buhay, hindi pong salita. Kung sino po ang mga nag-i-start na po mag-uri sa panahon na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-refocus ang aming pong pag-iisip, ang aming puso sa inyo pong salita. Upang matanggal at hindi na po kami talaga mag-uri. Kayo lamang may taas, Lord, sa aming kalagitnaan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen and Amen. Maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig. See you in my next video. God bless.